Yun nga po ang madami pong issue sa amin ano sa private health workers, 10 ospital na hindi po kami nakakatanggap ng ayuda SRA na galing sa gobyerno. Ang SRA po, nakakatanggap naman po yung aming ibang mga kasamahan, pero po yung iba po no, allied health workers ay hindi po. Hindi po sila, hindi po lahat. Hindi po katulad ng sa public health workers, meron po silang natanggap eh. Pero dito po sa amin, lalo na yung nasa administrative order ng DOH doon sa AO number 2020-0054, which is ito po yung accommodation, meals, at saka yung transport allowance. So, hindi po namin talaga natatanggap yun. Taliwas po sa mga sinasabi ni Secretary Duque na yan daw po ay downloaded na. Kalukuhan po yun. November 25, nilabas yung kanilang administrative order 2020-0054. Pero meron na po kaming binibigyan na kami ni management ng hazard pay. So, birayin nyo po, maghalos magdadalawang taon na po yung COVID. So, sa tingin ko, sinasabi na nga po nila kasi kahit anong pukpok na rin po namin sa kanila na nagre-reklamo na itong mga nurses, marami na nga pong nagsisiresign at meron na nga pong, kagaya na sinasabi nga po sa inyo na merong banta ng mass resignation ng mga nurses. So, kinakausap po namin, sabi ko, bigyan nyo muna kami ng kaming mga opisyales, bigyan nyo kami ng pagkakataon, kasi aanhin pa namin din dito ang ospital. Kung wala namang nurses, di rin naman namin mapapatakbo yan kung iilan na lang kami dito. So, pinagbigyan naman kami, kaya lang nakahang pa yung ano namin, yung petition. Yung pangako ng mga mambabatas, yun na lang po yung aming pinangahawakan ngayon. Tapos susuportahan namin sila sa kung hindi talaga kami pagbibigyan, ay no choice po, nakahanda naman po. At well-organized na yung 10 ospital namin at nagparating na rin ng pagtulong yung nasa mga Luzon, Visayas at Mindanao sa malawakang pagkilos. Pag once na ikakasa na namin yon. Kung may pasa po namin bukas, ano po bang araw bukas? So, magbibilang po tayo. 17 po. So, magbibilang po ng, ano, ng 10 araw. So, yan po yung hiniling namin dun sa mga mambabatas para sa palugit. So, pagkatapos po, baka nga po hindi pa matapos yung 10 araw, pwede na kaming maglalabi. So gagawa na kami ng mga form ng sama-samang pagkilos. So hindi po kami titigil hanggat hindi namin makukuha yung aming mga benepisyo na hinihiling sa gobyerno. Ang hinihingi niyo po sa mga mababatas ay ano pong solusyon? Ano, basically, in effect, bale, what exactly or what specifically are you asking for from Congress? Una po, ang hinihiling po namin doon na ibigay yung meals, accommodation, at transportation allowance sa lahat ng mga private health workers at yung sinasabi nilang nakapaloob doon sa bayanihan, sa batas o na life insurance po. How? Bukod pa po diyan, dagdag ko lang po doon sa aming ano, sa prayer din po namin na panagutin at hanapin itong pagkakulangan kasi tingin po namin dito, neglect of duty po ito ng mga taga DOH at saka ng CHD. So dapat po managot po sila sa ginawa nila sa amin.